The Kevin Durant Trade Talks. But first, make sure you like this video at mag-subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para lang mamintes ng mga videos natin. As per Kyrie Irving, wala nang intention ang Brooklyn Nets na i-trade ito. Ayon mismo kay Shams, at lahat ng discussion dito sa video ay galing sa kanyang report. Kaya yung mga rumors about Kyrie Irving papuntang LA Lakers ay papatayin na natin. Pero ngayon, bigla namang dumami ang mga nag-inquire ng mga teams sa Brooklyn Nets para makuha si Kevin Durant. First, Atlanta Hawks. Ang offer nila is DeAndre Hunter, John Collins at isang first round pick. Pero ito ay tinanggihan ng Nets mainly because malaki ang contract ni Collins. Meron pa siyang 4 years na natitira sa kanyang 5-year, $125 million contract, and he also battled injuries last season. Si Hunter naman, meron pang 1 year na natitira from his rookie contract at eligible to have an extension, pero trade asset pala kaya walang discussion about kung may extend ito sa team. And of course, hindi sapat ang isang draft pick para kay Kevin Durant. Brooklyn will not risk with that kind of offer. Next, Memphis Grizzlies, kung saan sagana ang team na ito sa mga batang players na pwedeng pagka-interesan ng Nets. However, ayon sa report ni Shams, bawal si Ja Morant, syempre, Jaren Jackson at Desmond Bane. Pero ang maganda sa Grizzlies ay meron silang 5 first round picks na pwedeng offer, at 4 doon unprotected pa with players like Brandon Clark and Zaire Williams. Pero ayon sa gusto ng Nets, hindi sila kakagat sa mga role players lang plus maraming draft picks. They need a player na pang win now, yung tipong all-star caliber. Kahit sa team ng Phoenix Suns, hindi rin natutuloy kasi hindi nagugustuhan ng Nets yung mga offer ng Phoenix, which meron na naman silang nilabas na bagong package. Para sa Phoenix Suns, Mikal Bridges at mga draft picks, pero hindi sinabi sa report kung ilan eh. Ang sabi ng Nets, kung makikipag-deal sila sa Phoenix, dapat magsimula daw ang package kay Devin Booker. So, X na talaga siya dito. Kaya nga, mas realistic pa yung Kevin Durant to Boston kasi merong Jaylen Brown sa package. And lastly, nag-inquire ang Milwaukee Bucks. Pero ang problema sa team na ito is medyo kulang sila sa draft picks dahil naibigay nila ng makuha si Drew Holiday from the Pelicans. Sobrang unrealistic na mapunta si KD sa Bucks, pero who knows, 'di ba? Nag-inquire lang naman at wala pang package na sinasabi sa public. Pero kung magkakaroon man ng best offer ang Bucks, it should be Chris Middleton, 2028 at 2029 unprotected first round picks. Pero mukhang hindi pa rin papayag yung Nets eh, no? And magiging masakit para sa mga fans ng Bucks kung kasama si Chris sa package. So, let's see kung ano yung mga magiging development sa mga susunod na araw. Akala ko talaga tapos na yung mga trade talks with KD. Kayo ba? Let me know all your thoughts in the comment section below. I will now step back. Bye-bye. Lalong gumaganda ang mga promo sa OKBet. Sa mga players na nakapag second deposit na is meron kayong bonus na 68% galing kay OKBet. At least ay nakapag deposit kayo ng minimum of 300 pesos or the maximum of 3,000 pesos. You must contact the customer service to claim this bonus. Meron pa! Halimbawa, nakapag deposit ka ng 3 times tapos birth month mo pala, may bonus ka na namang 500 pesos. Kapag 10 times kang nakapag deposit sa inyong birth month, bibigyan ka ni OKBet ng 2,000 pesos. Ang OKBet rin ay meron ng 2% na cashback para sa kanilang mga players. Pwede ka rin makakuha pa ng bonus up to 15% kada kaibigan mong mapapalaro mo ng OKBet. I-like nyo rin ang kanilang Facebook page for more updates. Kaya ano pang hinihintay nyo, mag-bet na or mag-register using our code at mag-enjoy sa pag-bet using OKBet.